Magandang araw sa inyo mga ka-auto. Sa video ito, babahagi ko lang naman ulit sa inyo. Diba dati nagpalit na tayo ng clutch slave. So after 1 year, ayan, tumatagas na naman siya. So nasa biyahe pa ako kanina, biglang naramdaman ko hindi na kumagat yung ano, malubay na yung clutch. Parang wala nang kakagat-kagat. So ang ginagawa ko para makauwi lang ako, binobomba ko yung clutch pedal bago ako mag-change gear. So yan, ang lakas ng tulo niya. So after 1 year, ayan, sira na uli siya. Ito kasi yung nakita kong dahilan. Ito na yung ating bagong bili, Mikasa brand, yung dati Asani. Kasi yung piston nun, ang rubber cup, isa lang. Ito, dalawa. So nakatagal pa itong ating red line ito. Kasi dalawa yung kanyang rubber cup, para mas matibay yung dalawang rubber cup isa sa isa. So ito, dalawa din yung rubber cup nito, Mikasa. So naging problema kasi nun, dito kasi sa tornilyuhan, nakatagilid siyang ganun. Hindi siya pumantay yung push rod niya dun sa clutch fork. Yan, ginawa ko, pinabutasan ko ito. Yan, makikita niyo malaki na itong butas nito para ma-align ko na. Kailangan kasi naka-align siya. Yung kasi dati hindi ito naka-align. Tapos yung ating nakakabit, hindi rin natin siya na-align. Hindi natin napabutasan. So ito naman kasi tumagal ng halos 4 years. Kaya sabi ko okay lang kahit hindi naka-align. So dahil nga isa yung rubber cup niya, mas mabilis siyang nasira kaysa sa dito. Natatangos kasi dito yung ano, yung pinaka-piston niya sa ilalim dahil tagilid. Tapos yung rubber, yun, nakakaluto. Nagkakalik, nalaki na yung butas na dito. Kaya hindi ko na ito nagamit. Nalitan ko ng bago. Yung napapalit naman natin Asani, ay yun, dahil isang rubber cup, tapos wala po sa align, kaya lalo nasira. So share ko lang sa inyo yung aking ginawa ito. Ayan. So sana tumagal na tong isang ito. Obserbahan natin. Hindi ko na gagawa ng video to kasi meron na tayo na ng video. Ganun lang din naman yung paraan ng paano magpalit nito. Ayan. Bago pa lang dito sa ating channel, pakit nyo naman subscribe button at notification bell para updated pa sa mga susunod ko pa ibabahagi mga video sharing tungkol sa ating mga auto. Ayan. Maraming salamat.